Nasabi mo ba sa kanila na inilapit mong reklamo sa amin? Kailan? Nakaraang linggo pa po. Alright. Nung malaman nakaraang linggo na magpapatulfo ka kahit sino sa amin, sigurado pag napagit ang pangalan ko, maiihi sa saluwal yung nirereklamo mo. Kaya nagpagpag-areglo. Mayor ng Catanduanes, makinig ka. Nasa listahan ka na ngayon ng pambansang sumbungan, bitag. Nirerespeto kita bilang mayor, hinalal ka sa inyong probinsya sa Catanduanes. Kung hindi mo alam ang ginagawa ng mga tao mo, ayusin mo nang hindi na kayo malagay sa sinasabing listahan namin. Lumapit na sa amin yung sundalong army na si Kakay. Kung hindi pa sinabing lumapit sa amin, nagpatulfo, nagpabitag, hindi ka nagpagbigay agad ng kalahati nung perang ibinayad sa'yo. Sa Biyernes, araw ng pagbayad mo yan kay Kakay. Inaabangan namin yan, Mayor. Kinagbayad ka ski hindi, malalaman namin kay Kakay na inareglo mo na dahil niloko mo sila yung mga tao mo sa kumpanya mo. So ngayon pala, ako nagbibigay na ng sinasabing warning. Sila ngayon, frontliner, nagpapakandahirap. Pagkatapos, paikot-ikutin nyo. Unethical business practice ang tawag ko rito, abangan! Kung inyo matatandaan, si Kakay ho, isang army personnel, ayaw niya hong ipabanggit at gusto niyang AFP personnel na lang. Pero sundalo ho siya, mga boss. At sabi niya, ay, sir, huwag niyo nang banggitin na ako'y army. Siya ho'y sa Tacloban. Gamitin na lang daw natin ang pangalan niyang si Kakay. Babae ho siya, frontliner ho siya. Siya ho'y army. Siya ho'y nagpapadala ng pera sa kanyang magulang. Pagkatapos, ibibigay sa kanyang magulang doon sa kanyang kapatid na ipapasa naman doon sa real estate company na bibigyan na doon daw yung perang ibabayad para bili ng bahay. Sa tagal ng panahon, wala raw ho nangyari. So nakabayad na ho siya ng mga 370,000 something. At dahil walang nangyari, yun daw bahay na kanilang pinareserve, bakanting lupa, at sabi, no trespassing. You know nangyari. Mga boss, sabi ho ni Kakay, again, binabalikan ho natin, pabalik-balik siya kay Mayor Honesto Tabligan II. Siya ho yung mayor ng Pandan, Catanduanes. Siya ho yung nagmamayari ng HCT Marketing. Yun hong nagbebenta ng ano daw ng itong lupa. Ngayon ay nagbayad naman daw ho sa pamamagitan ng kalahati noon nung makaabot sa tanggapan ng HCT Marketing na ipapatulfo, hindi lang tulfo, bitag. Kami ho nagbigay ng warning at sa ere na para kay Mayor, magandang hapon sa iyo, Mayor Honesto Tabligan II. Opo, magandang hapon po, Sir Ben. Alright. Mayor, natanggap kong iyong tawag nung kamakailan at sinabi mo gusto ko makausap. Alam mo naman siguro kung ano yung pakay ho namin. Ngayong araw ho daw, sabi ni Kakay, sa usapan sa barangay, i-refund in full yung balanse na ibibigay nyo sa kanya. Ito ho ba'y nangyari ngayong araw? Ginawa ng mga tauhan mo sa HCT Marketing? Ano hong status, Mayor? Actually po, yes, meron na po sila doon. Nag-send na po ako doon ng fund. Alright, so okay. Hindi ko naman po kung nag-settle po sila doon. Alright, sige Mayor, ganito lang. Alam ko naman ikaw isang mayor, pero kayo ho yung nagmamay-ari ng ito ho yung sinasabi ho nating ACT Real Estate Marketing. Hindi ko napapakialaman kung ano man ho yung naging issue roon, basta't importante, sinettle niyo naman yung first payment. Pero si Kakay rin ho mismo nagsabi na itong araw na to, Biyernes, ay makukompleto niya ho, masasauli niya na yung hong ibinayad ni Kakay na hindi ho nangyaring natuloy yung bahay na gusto niyang bilhin sa doon ho sa isang developer sa Laguna. So Mayor, malinaw na ho ba na ang pera na ho yung ibabayad na at sinabi niyo na makakaabot na kay Kakay? Andun na po. Right. Pero Sir Ben? Yes, sir. Opo. Pwede ko po bang paliwanag, Ben? Sige, Mayor. May karapatan. Go ahead. Okay. Balansi ho kami, Mayor. Magpaliwanag ho kayo. Okay ho sa amin. Decente ho kayong tumawag sa amin. Decente rin ho kayo namin pagbibigyan ng pagkakataon. Bagamat ako ho'y ganito ho talaga ako. Ang tabas ng dila ko ho. Dire-diretso, matapang ho ako. Astig ho ako. Hindi ho kapareho ng ibang kapatid ko na mababait.
May kunting kabaitan din po ako. Kunting-kunti lang naman at sinisisi ko sa nanay ko dahil bakit hindi buong buo kapareho ng utol kong si Rafi at si Tul Erwin, mababait. Ako ho, hindi ko maintindihan kung dugong Hapon ata, dugong Mandirigma o Samurai. Kaya ganun tapos ng dila ako. Ngayon, Mayor, okay. Sige, paliwanag ho kayo. Hindi ako sasabat. Sige ho, take your time. Okay. So, una sa lahat po, yung company is marketing services po. So, ang concept po ng company is kami po ay nagpa-facilitate ng mga about to foreclose or foreclose account. So, meaning to say, yung transaction namin kay Kakay, it was represented by another person, yung kapatid niya. So, eto si Kakay, hindi niya po alam daw na ang binibili niya is yung pasalo system nung pabahay. So, with that, una sa lahat, may mali po kasi kulang po yung information na nabigay kay Kakay ng kapatid niya at the same time nung agent. Pangalawa po, yung kay Kakay na account po, ang pumasok ng pong pera sa aming kumpanya, supposed to be 24 months yun, ang duly recognized lang po is 8 months. Meaning to say, hindi po pinaalam sa amin, nung ahente namin, na kinuha niya pala yung remaining collections. So all the while we thought, January of 2019, yung account ni Kakay is closed na sa amin. Meaning to say, inactive na po yun. So during those times po, wala po kaming kaalam-alam at nabulagan na lang po ako pagdating ng May towards June this year, previous month. Kasi hinanap ko po kung ano yung reason bakit nagre-respond si Kakay. So that was the only time na nakuha ko yung number ni Kakay at nakausap ko siya. During din po doon sa time na nagkausap kami ni Kakay, pinaliwanag ko din po sa kanya na nalaman ko na yung issue na hindi umabot yung collections niya sa amin at it was retained to personal benefit ni Iris Pinarca. So what I did is inassure ko po si Ms. Kakay na by all means, company ko ang nakaharap sa kanya, definitely company ko din po ang magre-return sa kanya. Kung anuman problema ng ahente ko, it will be my company and Iris Pinarca's liability na sa company. So on that note po, wala po ang kaming naloko. Medyo, pasensya po, nabiktima din po ako doon. Medyo masakit, pero I have to face yung consequences na talagang in that all instances, hindi lahat ng tao eh pare-parehas mapagkakatiwalaan. Minsan hindi talaga. O minsan pinagkatiwala ng buong buo. At the end of the day, ikaw yung bihado. Okay. Mayor, una sa lahat, ang pagtawag niyo sa amin ay katumbas ho yan ay respeto. Nire-respeto rin ho namin kahit binabalik namin ang paggalang sa inyo at pagbigay galang sa programa namin. Bagamat kami ho'y nananawagan at straightforward, no holds bar na aking estilo, nung marinig ko na ho yung sinasabi ninyo, enough na ho yun. Kasi sinabi niyo na ho, binayad niyo na. May nagkamali roon. Wala na ho. We can move forward and forget about the thing in the past. Nakita ko sa iyo, sa iyong sinasabing kalooban, wala sa inyong manloko. Pero sa akin ho ngayon, dahil mas mahalagang sinold na ho natin yung problema, hindi na ho pinag-uusapan ng problema, tinapos na ho natin. Ako ho'y nagpapasalamat sa iyo, Mayor Honesto Tabligan, kung sakaling nakapagbitiw ako ng salita. Alam niyo ho kasi, style makes a difference. Nakaugalian ko ho talagang, kami ho talagang tinatakbuhan ng mga taong kuminsan feeling nila inate. So, ang estilo ko ho ay hindi ho magsiguro maganda ang dating sa iba, pero yun lo ho natatanging estilo ko na gagawin ko sa mga taong talagang feeling ho nila ang dadihado. With that in mind, Mayor, the mere fact na sinettle nyo na, tatawagan na lang ho namin si Kakay, ano? Philippine Army ho siya. Wag nyo ho, hindi siya pwedeng masisi kasi siya hinaka-assign sa Tacloban. Apo. At bayad ng bayad lang ho siya, frontliner ho siya, sundalo. At pagkatapos, pinapadala niya sa nanay niya. Ang nanay niya naman, utusan yung kanyang kapatid para ibayad. Somewhere, somehow, nagkaroon ng miscommunication. Alright? Let us just make it clear na talaga na clear na there is no, deceit. Nothing is deceit. Let me be clear.
walang panlilinlang sa inyo, nagkaroon lang ng ang dating miscommunication na tinutuwid nyo ho, tinutuwid din. Kami ho, dahil ginawa nyo ho yan, tinatanggap na ho namin yan, tatawagan lang namin si, si Kakay, at nakikita kong katapatan rin ninyo, Mayor, na tumawag kayo at marinig ang panig, binigay ho namin sa inyo ang panig nyo. Kami ho'y nagpapasalamat na rin. Para sa susunod na rin, Mayor, lahat ho natuturito, tao mo, si Kakay, at yung mga nakikinig sa mga susunod na ganitong transaksyon, sisiguraduhin na lahat hong mga bagay ginagawa natin, tugma para naiiwasan na yung gusot. Is that okay with you, Mayor? Yes, opo, opo. Okay. Sir Ben, maraming salamat. Walang anuman, Mayor, sa mga sinabi mo, okay? Kakay? Hello, sir. Good afternoon po. Okay, Kakay, tumawag ito. Sa katatapos ko lang kausap kay Mayor. Opo. Yung pera daw na ngayong Biyernes na isasauli sa iyo, pinadala na ni Mayor at pwede nang makuha yan para ipaalam sa iyo. Okay po, sir. Alright. Kumusta naman? Nasa Tacloban ka ba ngayon bilang isang sundalo? Hindi, sir. Andito pa po ako, sir, sa Laguna, sir. Papunta po kami ngayon ni Papa sa barangay kasi natawag po yung isang Ernesto na okay. Na nagpatawag po ng tanggap sa barangay, sir. Ganito na lang, Kakay. Para makabalik ka na sa Tacloban, makukuha mo na yung perang pinaghirapan mo. Ibinalik na ho yan ni Mayor. Close book na ho to. Punta ka na agad sa barangay ngayon para makuha mo buong-buo yung perang binayad mo. Sakaling hindi na isa katuparan, bumalik ka sa akin. Babalik uli ako sa dating gawi. Tatalas uli ang dila ko at hindi lang dila ko at mga kamay ko at mga upa ko. Gagana uli. Tandaan. Iba, iba pag ipinatulfo. Kahit sino sa aming tatlo. Pero pag pinabitag mo, ibang usapan na. Ganito kami. Kakay, sige, punta ka na, agad-agaran, and then pag nakuha mo, sabihin mo lang sa amin, sir, okay na, nabalik na sa akin ang pera, close book na to. Is that okay now, Kakay? Apo, sir. Salamat po, sir. Okay, walang anuman. Apo, happy po. Weekend sa iyo, Kakay. Thank you po, sir. Oh, you're welcome. Okay. Alright, mga boss, eto ho ang saysay ho ng pambansang sumbungan. Pag inumpisahan ho namin, tatapusin ho namin. Wala ho kaming mga istoryang binibitin, kung sakaling hindi namin na natapos, patuloy ho namin tututukan hanggang sa matapos. Magandang araw po sa atin lahat. Ako po si Kakay at nagpapasalamat po ako sa programang Bitag, sa staff, kay Sir Bentul po na maagap na nasolusyon ito ang aking problema. At natanggap ko na po ngayon ang halaga na kailangan mabalik sa akin ng 307,500 pesos. At nagpapasalamat din po ako kay Mayor Vanessa Tabligan II sa maagap din po na pagsisettle ng aking pera. Ngayon po ay itong problema na to na nangyari sa akin ay magkakaroon na ng lesson. At ngayon po ay sa mga nanonood ngayon, pinapayo ko po na bago po tayo mag-transact, ay alamin po muna natin ito at huwag po tayo basta-bastang magtitiwala sa tao.